Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo makulimlim ang panahon kasi kung nakikita nyo dito sa background ko, makulimlim talaga. At almost 8 o'clock na ng umaga, pero maambon. Kaya lang, nandito ako sa labas kasi dun sa loob, madilim talaga. So, hindi rin maganda pag nag-light ako doon. Kaya, ngayong umaga, no, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang hamon o iba't ibang challenges ng sa poultry farming. At particular na i-discuss natin ngayon ay yung layer farming, broiler farming at native chicken farming. So may mga iba't ibang challenges 'yan. Siyempre sa poultry farming kasama lahat ang pato, pabo, ang tawag doon yung geese, ganyan. So maraming basta feathered, no, poultry. Pero dito tayo sa layer farming, broiler farming at saka native chicken farming. So ano ba ang iba't ibang mga challenges or hamon dito sa pagpa-farm? Una muna tayo dito sa layer farming. Sa layer farming, may mga iba't ibang challenges. Una, yung cage layer tayo, ha. Doon sa cage layer tayo. So, unang challenge, no, first challenge doon sa layer farming ay upon caging. Limbawa, bumili ka ng art ng ready to lay. May challenge na agad doon. Kasi kung hindi ka pumunta doon sa grow out farm para tingnan yung bibilhin mong ready to lay, may mga ma-deliver sa iyo na hindi maganda ang uniformity. So, bakit challenge 'yon? Kasi pagka i-cage mo 'yon, tinanggap mo kahit underweight, kahit may defect, ganyan. Dahil nga, syempre, online mo binili or hindi mo tiningnan, kahit farm pa yung binilan mo, hindi mo tiningnan, hindi ka rin marunong mag-reject or nahihiya kang mag-reject. So, tatanggapin mo ang mga yun. Ang unang challenge mo doon ay yung hindi sabay-sabay na mag-produce o hindi sabay-sabay na mag-drop ng itlog ang mga yun. Kasi nga, hindi maganda ang uniformity. So, yun. Number two challenge, yung nandun na sila sa cage, ngayon, may mga stress factors, no, na magkocontribute ng ikadidisturbo nila. So, kagaya ng klima, ang panahon, timbawa parang ngayon, diba? Maambun-ambun, buulan. O kaya yung masyadong maaraw. Alam nyo, pag masyadong mainit ang panahon, pagka nakakapangitlog na sila, no, pag nangingitlog na sila, masyadong mataas ang intake nila sa tubig. Sa halip na kumain sila, mas sila sa tubig. So, ang tendency ay, bababa ang production, liliit ang size ng itlog. Tapos, pag malamig naman, kagaya ngayon dito sa amin, sobrang lamig. Parang mas malamig pa yata ngayon dito, no, kaysa yun dun sa Baguio. So, ngayon, pag malamig na malamig, ganun din, yuyup-yup sila. At pag yuyup-yup sila, hindi masyado silang kakain din. So, kailangan ang feed, ang pagtaw dito, yung panahon, ay normal lang. Nasa normal temperature para sila ay makakain ng normal. Ganon. So, yun yung pangalawang challenge. At pangatlong challenge, yung diseases. No? Diseases. Alam niyo yung diseases. Pagka tinamaan ng peste o kaya tinamaan ng iba't ibang mga sakit, limbawa, mag-umpisa sa simpleng sakit, no? O kung pang mga simpleng problema kagaya ng may kuto, may worm, external and internal parasites, na isang klase din ng challenge 'yan kasi kung hindi mo alam gagawin mo. So pero yung pinaka yung mahirap na challenge, no, yung diseases na kagaya ng peste, yung coccidiosis, okay pa, magagamot mo yun, no, maistorbo lang talaga yung yung production niya. Tapos pero yung pagpeste, yung NCD, limbawa, yung malaria, ganyan, talagang istorbo sila. Oh, so challenge yun. Kung hindi mo alam gagawin mo, magkakandalugi-lugi ka. So, yun, number 3. Number 4, yung sa marketing naman, no? Marketing. Kasi may challenge din sa marketing. Limbawa, sa supply and demand. Pag mataas masyado ang supply mo,
tapos mababa ang demand o kaya napakataas ng supply mo, kulang ka naman sa customer, di ba? So lahat ng yan challenge yan. Sa marketing strategies. Kung hindi ka marunong sa mga marketing strategies, ano ka? Basta lahat ng mga yan, pagka sumobra, kulang ka sa strategy, kulang ka sa customer, sobra ang supply mo, mababa ang demand, ano yan, possible na maglilibing ka ng itlog, mabubulukan ka, kasi araw-araw na nangingitlog ang mga manok mo. And then, next challenge, doon sa mga customer na walang loyalty, no? Kasi may mga customer talaga na paiba-iba ng farm na pinupuntahan. Pero may mga customer talaga na kahit na paiba na iba-iba ang farm na pinupuntahan nila, may loyalty sila sa kanilang mga farm na pinupuntahan. Yung iba kasi, pag nagpalit ng presyo, halimbawa, no, pag tumaas ang presyo ng itlog, maghahanap sila ngayon ng farm na mas mababa ng konti ang presyo. Iiwanan kanila kahit na may naibibigay kang pabor sa kanila. Kaya ang nangyayari, sa halip na magiging regular customer mo ang mga yon, sila ngayon yung palipat-lipat, kaya ang nangyayari ay nawawalan ka ng customer. Kaya bumababa yung demand ng itlog mo. So, yun yung mga yung mga iba't ibang challenges, no. At ang isa pang challenge, number 6 challenge na tayo. ang isa pang challenge ay human factor. Kasi siyempre, hindi mo naman kilala yung mga iniin mo na mga poultry boys mo o kaya yung mga katiwala mo, ganyan. So, ang minsan, no, hindi maiwasan na meron yung mga pabayang poultry boys. Meron yung medyo nang uumit ng itlog. hindi maiwasan ng mga yan. Meron din yung mga, alam nyo yung medyo mas marunong pa kaysa sa veterinarian mo. na minsan, na-overdose na niya yung, yung gamot. Ay, na-underdose niya yung binibigay na gamot. Mga ganon. Oo, totoo yan. May mga poultry boy na akala mo sila na lang yung nakakaalam doon sa sa pagbibigay ng gamot niyan. So o kaya minsan sila na yung nagde-decide na hindi mo alam. So yun ang mga challenge sa human factor. Syempre mas marami pa rin mapapagkatiwalaan ng mga poultry boys at mga katiwala. Kung lalo na kung yung farm mo ay medyo malaki-laki na, no. Pero kung sa backyard layer farming, yung mga naunang sinabi ko, yun ang mga challenges mo lang. At pwedeng isa ka sa magiging challenge layer farm mo kung ikaw ay tamad, kung ikaw ay pabaya. Kasi may mga owner, no, na kung minsan okay, sige, nandyan ka na, may capital naman ako, okay, dyan ka na, paihintayin kitang mangitlog. Pero syempre, bihira ang mga yon. Yan lahat ang mga challenges sa layer farming. Ewan ko lang kung may nalimutan ako. So, kung may nalimutan ako, paki-comment na lang dyan. At sa broiler farming naman tayo. So, ano ba ang mga iba't ibang challenges doon sa broiler farming? Kasi, di ba, binibili natin ng yung mga kiti, day old. Ngayon, itong mga kiti na to, paano mo pananatilihing 100% ang livability or 90% man lang or 95%, mga ganyan. Kasi, ang pinakamahirap talagang i-maintain ay yung buhay nila, no? Buhay nila, no? Minsan, pagka yung first week, critical yon, talagang as in. May mga mamamatay kung hindi mo alam ang gagawin mo. Lalo na pag malamig ang panahon, mainit ang panahon, hindi mo makokontrol yung temperature mo, yung temperature na doon sa environment nila, ganon. Yun ang yun ang challenge na pinakaunang-una. At yung pangalawang challenge, no, yung diseases. Kasi prone yung mga kiti sa mga sakit-sakit, lalo na ang mga broiler sensitive yan. Kasi nahiwalay silang hiwalay kagad sila sa nanay nila. Hindi naman kagaya ng native chicken na
kasama nila ang nanay nila ng 5 days, 10 days, mga ganyan, no? Yung iba, 1 month pa, akay-akay pa nila. Pero yung broiler, day old pa lang hiwalay na. Kaya ang ginagawa na lang, ano, diba, bibigay na lang ng supplement para sila lumakas, lumakas yung immune system nila, ganyan. Oh, pero kung hindi mo alam ang gagawin mo, marami kang challenges na dadaanan, lalo na sa mga sakit-sakit, ganon. At yung pangatlong challenge dun sa broiler farming ay yun dun sa market, pareho din, no? Yung sa market, marami kang aalagaan, pero ang market mo, hindi mo pa nakita. Parang ganon. Oh my God, kasi may napapanood ako, no? May mga napapanood akong video na nag-alaga siya ng 100 broiler, pero medyo mabagal niyang naibenta kasi nga marami siyang competitors dun sa lugar nila. Maraming mga nag-aalaga din ng broiler. So, kanya-kanyang mga customer kasi yan. So, kailangan meron ka ding marketing strategy. So, pag wala kang marketing strategy, yun ang magiging challenge mo. Yung marketing and yung selling mo, no? Kasi ang marketing, kung paano mo ba i-advertise yung product mo, yun ang ibig sabihin nun, no? Marketing, pag i-advertise mo. So, yung distribution, yun na yun, yung kung sino yung mga bebentahan mo, sino yung mga customer mo, yun yun. Kaya, yun ang magiging challenge doon sa broiler farming. Kagaya din siyempre ng layer farming. Kung malaki ang farm mo, may human factor din kung minsan, no? Yung kapabayaan ng tao, may mga ganun kasi eh, yung nawawalan ng tubig, hindi nila natatarget yung talagang feeding time nila, ganun minsan. So ganun yung mga challenges dyan. Tapos same pa rin dun sa native chicken farming. Pero alam nyo, ang native chicken farming, hindi ko alam kung mas marami bang challenges dito. Kasi ang native chicken farming, ano eh, 'di ba sabi nila, mas malakas ang mga native chicken. Mas stronger sila kaysa dun sa mga hybrid na mga ano, yung mga upgraded or hybrid, mga pure breed, mga ganyan, no. So yung native chicken is native na native talagang, as in kung sanay sa bundok ganun. Pero siyempre may challenges pa rin diyan. At kasi ang mga native chicken, siyempre, ang challenge dyan ay yung sakit, no? Pero lang sa pagtaas ng feeds, kung ikaw yung nagpapakain din ng feeds, no? Kasi, siyempre, kaparang ako, confined native chicken ang sa akin. So, ang challenge dun is, yung pagtaas ng feeds, hindi mo makokontrol. Yon. Tapos, yung sakit, kahit na nakakulong ang mga yan, may magkakaroon pa rin sila ng sakit kasi dala nga ng hangin, ganyan, dala ng mga lamok. So, yun yung challenge pagka nagkaroon ng peste. Kasi, karamihan ng mga may native chicken ay hindi sila nagbabakuna. Kasi, ang rason nila ay, di ba, kaunti lang naman ang population nila. So yung bakuna kasi pang 1,000 heads, kung wala nga namang 1,000 heads yung ano nila, yung population ng manok nila, edi hindi na sila magbabakuna. Diba? Mahirap mag-poultry farming. Madali ba o mahirap ang mag-poultry farming? Mahirap, diba? Kasi bukod gumagastos ka sa feeds, tapos oras mo na uubos, halos hindi ka na makapagbigay ng free time mo sa sarili mo, 'di ba? Kung lalo na kung backyard farming lang ang ginagawa mo, no? Eh, di siyempre ikaw lahat. Wala kang tao, wala kang iiwanan. So gusto mong mag-relax, hindi ka makakapag-relax. Kaya nga malimit na ina-advise ng mga yung mga sanay na sa poultry farming, no, na pag gusto mong mag-poultry farming, either layer farming yan, broiler, breeder, o kaya native chicken farming, heritage farming, mga ganyan, heritage chicken farming, ina-advise na mag-start ka sa maliit kasi maraming challenges yan. Maraming challenges ang pagmamanok. At pagka hindi mo nalampasan ang mga challenges na yon, malamang
kung ano ha, halimbawa mag-start ka ng malaki, tapos nagkaroon ka ng challenge na malaki, o kaya maliit na challenge lang, eh, hindi mo na kinaya. So, ang tendency ay titigil ka, hindi mo ma-appreciate ang poultry farming. Pero, kung mag-start ka sa maliit, at pag-aaralan mo yan, habang nag-poultry farming ka, pinag-aaralan mo yung lahat, no? Management, diseases, feeding, lahat. Pati mga sa marketing strategies, mga ganun-ganun, no? So, nadaanan mo yung mga challenges na yun, at tumibay yung loob mo. Kasi titibay ang loob mo. Tapos, hanggang ma-enjoy mo na, hanggang ma-appreciate mo na, at maging passion mo ang poultry farming. Ganun yun. So, that's the time na pwede ka nang magpalaki kung kaya na ng bulsa mo, kaya na ng finances mo. Ganun. Kaya, sana may natutunan kayo dito sa video nito at sana patuloy ninyong i-share ang mga videos ko dito sa channel na to. At free naman na mag-subscribe, mag-like, at paki-hit ang notification bell para sa mga susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga sharer, kahit na umunti. Kumunti yung mga sharer nakita ko. So, patuloy niyong i-share. Kasi, syempre, malaking tulong sa channel ko yon, pero malaking tulong pa rin sa ibang tao yon pag nakita yung mga videos na galing sa channel ko. At sana, pagpalain tayong lahat.